Los Angeles Lakers mga idol, nagsawa na ba dito kay Russell Westbrook? Ayon kasi sa isang report mga idol, ito nga daw Lakers ay meron ng internal discussions or nag-usap na yung front office team ng Los Angeles Lakers about sa possibility nga ng peg trade nila kay Russell Westbrook sa ibang team. Hindi nga daw kasi nila inaasahan na masyadong matatagalan bago mag-gel itong si LeBron, si Anthony Davis at si Russell Westbrook sa court. Para bang nagpapanik na daw itong Los Angeles Lakers ayon sa report na ito. Pero mga idol, sa nilalaro nga ngayon ni Russell Westbrook, sa tingin ko, itong Lakers ay wala ngang interest na i-trade itong si Westbrook. So far kasi ay napaka-solid nga ng nilalaro niya para dito sa Lakers. At alam niyo rin ba mga idol, meron din mga NBA fans na hindi naniniwala sa report na ito. Sinasabi nila ay gumagawa nga lang daw ng kwento para lang mapag-usapan itong team ng Los Angeles Lakers. Pero mga idol, mga haka-haka nga lang din yan ng mga fans. Hindi rin natin sigurado kung totoo ba to or hindi. Pero mga idol, kung may katotohanan nga itong report na ito, sa tingin nyo ba magandang idea or magandang balak ang ginagawa ng Lakers na i-trade na nga itong si Russell Westbrook? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating susunod na balita naman mga idol, Kyrie Irving nagpaparamdam na ata. Diba nung nakaraan nga mga idol, binalita natin na itong ay meron daw pag-asa na maglaro pa ngayong season na ito. At ito namang si Kyrie Irving mga idol, nagpost nga sa kanyang Instagram na siya nga ay nagsusuot ng kanyang sapatos pang basketball. Yan nga mga idol ay nagsimula ng mga balita na baka nga daw bumalik na itong si Kyrie Irving at siya ay nagpapahiwatig sa post niya ngang ito. At kung totoo nga yan mga idol, siguradong napakagandang balita nga niyan dito para sa team ng Brooklyn Nets dahil sa wakas ay babalik na nga ang kanilang third superstar sa team. At sa panghuling balita naman natin mga idol, Stephen Curry nag-yabang na nga matapos na mabreak niya ang record ni Ray Allen. Sabi niya mga idol, ayaw niya nga daw tawagin ang kanyang sarili bilang the greatest shooter of all time hanggang hindi niya nakukuha itong record ni Ray Allen na ito. Pero ngayon nakuha niya na nga ito, sabi niya, komportable niya na nga daw sabihin na siya ang greatest shooter of all time. At siguro naman mga idol, sa tingin nating lahat na well-deserved nga yan kay Steph Curry yung title na yan. Pero nga nung nakaraan pa, hindi niya pa man nababasag yung record ni Ray Allen, ay marami na nga ang tumatawag sa kanya bilang the GOAT shooter sa buong history ng NBA. So muli mga idol, congratulations dito kay Stephen Curry. At yan nga lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!